Ganun yung nangyari sa amin. Kasi dito lang this year lang na yung tipo na iba kami yung sinusuportahan na politika, pero yung time na yun sobrang napikon siguro siya, pero yung sinasabi niya lang na may anxiety siya, pero yung bago pa yan na nangyari yun, matagal ko siyang kinakausap. Bakit? Anong problema mo? Mag-usap tayo. Kausapin mo naman ako. Sinasabi ko yan lagi sa kanya. Kasi nga, minsan hindi mo siya maiintindihan na natulala or ano, hindi makatulog. Tapos cellphone lang siya ng cellphone. Sasabihin ko siya, ba't ayaw mo akong kausapin? Cellphone ka lang ng cellphone dyan. Ganyan. Wala, hindi kami nag-uusap. Pero yung time na yun na gusto niyang umalis, yung magpi-fishing kami kung saan kami pupunta, kahit kulang kami sa budget, umaalis kami niyan. Pero ito yung parang yung sa part ko, nawalan ako ng respeto sa kanya. Siyempre, busy ako, may tindahan pa, tapos kakabukas yung milk tea na yun. Ede, maraming tao, busy. Itong time na yun, umaga yan, ang dami kong nilabahan. Marami kaming labahan. So, ayaw ko yung, hindi ako yung tipo na pag maraming labahan or may mga labahan dyan, pupunta agad sa laundry. Ayaw ko yun. Ako mismo maglalaba. Kahit sobrang busy ko, aakuin ko lahat ng obligasyon sa bahay. Kasi syempre, magkasama na kaming dalawa. So, ito yun. Doon, isa yun sa panang nawalan ako ng respeto sa kanya. Yung bike lang yun. Kasi galing ako sa labas, pinagpukuha ko yung mga ang daming labahan, akay-akay ko papasok ng kwarto namin. So ngayon, yung bike niya, nakapark dyan sa labas ng kwarto, papasok sa aming mismong kwarto, nakapark lang siya doon. Ngayon, pagpasok ng ganun, akay-akay ko yung mga labahan. Nasagi ko yung bike niya. So, ngayon, natumba. Pag dali-dali akong pasok, nilapag ko agad yung mga damit namin. Galing yun sa sampayan. So, ngayon, tinayo ko. Sobrang liit lang ng gasgas ng bike niya. Sobrang liit. Ngayon, nung dumating siya, galing sa trabaho, sabi niya ng ganun. Ano daw nangyari? Galit na galit siya. Alam ko kung pinagsasabi niya. Bakit ko daw sinira yung bike niya? Napakaliit na gasgas. Sabi ko, hindi ko naman sinasadya yan. Accident na natumba yan. Sabi ko gano'n. Accident lang na natumba yan. Hindi ko sinasadya kasi sobrang dami yung inakay ko na ano, mga damit natin papasok dito sa loob. Ngayon galit na galit siya kung ano na yung pinagsasabi niya doon. Hindi ko maintindihan. Tapos ako, nanginginig ako na umiiyak na rin. Kaya tumalikod ako lumabas. Ngayon, sasabihin pa naman sa akin, alam mo ba kung gaano ka-importante yan sa akin? Sabi ko, sagot ko sa kanya, aba, napakaliit na gasgas lang ng bike mo, pero yung sa sinasabi mo ngayon na mas importante pa yan sa akin. So, ibig sabihin niya, hindi pala ako importante para sa'yo. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya ganun, hindi. Kasi alam mo yan, mahal na mahal ko yung bike na yan. Sabi ko, grabe naman ito. Sabi ko sa sarili ko. Tapos lumabas ako doon sa tindahan. Parang doon ko, umiyak ako noon eh. Iyak ako ng iyak. Tapos pagpasok ko, gulat naman ako na ano, pinagsusuntok niya. Ito yung maleta na yun.
yung maleta kong ito, ilang taon kong inaalagaan yan. Kasi syempre, pag meron akong mabiling gamit, gusto ko magtatagal, hindi yung ano lang, bigla na lang mawala. Inaalagaan ko yun kung saan-saan ako mag-travel, kung saan-saan ako umuwi ako dito sa amin, kung pumupunta ako ng ibang lugar. Yun, dinadala ko yun kasi maliit lang siya. So, hand carry lang lagi. Kasi hindi ako maalis na meron pang i-check-in para less hassle na rin ba na hindi ka napipila sa mahabang pila. So, ngayon, ang ginawa niya, ewan ko kung anong ginawa niya sa loob. Kasi pagpasok ko, basag as in, basag na yung maleta ko. So, doon ko na-realize na ganyan. Yung sinasabi ko, mahal ba ako ng isang taong to? Sabi ko sa sarili ko. Kaya doon nag-umpisa, halos araw-araw na ako umiiyak na ganun. Yung tipo na parang wala na siguro akong kwenta, sabi ko sa sarili ko. Wala na siguro akong kwenta. So bakit pa akong mag-iisti dito? Tapos, yun. Talagang inano ko lang. Kasi dugo na sa loob siya eh. Dugo yung ano niya, kamay niya. Sinuntok niya, siguro yung sinuntok. Siguro sa sobrang niyang galit. Sobrang niyang galit. Pero, di ko rin siya maiwasan na magalit. Siyempre, kasalanan ko. Dapat din kasi, naiintindihan niya yung part ko rin na hindi ko naman sinasadya yung pagkasira doon sa bike niya. Aksidente yung nangyari. Pero, yun. Ito yun. Dito lang nakaraan. Eh di, election, tapos na yung election. So, ayun. Nagkasagutan kami niyan about sa politics kasi iba kami yung sinupport. So, ito pa yung maraming sticker yung buong paligid ng bahay namin dito. Kung sino yung sinuportaan namin. So, dito kami naglabuan kasi iba yung sinusuportahan niya. Iba din yun sa akin. Tapos, ang nangyari mo? Parang nagka-anuhan kami, nagkasagutan kaming dalawa. Tapos, napikon siya. Pero yung dahilan niya is anxiety. Doon ko sobrang, kasi iba na yung ano niya. Parang sobrang galit na galit talaga siya sa, sa part niya. So, ayun guys, nag-aaway kami about dun sa politics. Sobrang sakit lang nun kasi. Sa sobrang pikon niya. Doon ko na-realize na hindi mabuti yung ginawa niya sa akin. Ginawa niya sa akin ay sakit, sobrang sakit nung pagkasipa niya sa akin. So, ito may pasa pa nga ako noon eh. After nung Pero, yung time na yun, sasabihin sa'yo, umalis ka na dito, lumayas ka na. As in, talsik ako dito yung kwarto namin kama. Tapos, pintuan sa side niya. Nakaupo ako. Siya nakahiga. Yung mga lalaki, malakas yung lalaki. Sobrang lakas ng pagkatadyak niya sa akin. So, tumama dito sa padang legs ko. Hindi, tumalsik ako sa may pintuan. Mangyari nun, dami na yung sinasabi. Sabi ko, after nun sa mga sinasabi niya sa akin, lumayas ako, maghiwalay na tayo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, tupayaw ko bigla sa kanya. Sabi ko, okay, fine. Pinagsasampal-sampal ko siya. Sabi ko sa kanya, yung mga magulang ko nga, hindi nagawa sa akin ganito. Sasaktan mo lang ganito. Sobrang lakas ng pagkasampal. Sige. Hindi, nagigpit ako ng mga gamit. Yung una kong tinabagan, yung tito ko sa sukat. Tatanong ako kung meron silang sasakyan para mahakot yung gamit ko. Kaya yun, yung second, yung
tinawagan ko si Ate Cloud. Yung kapit-pahay lang din namin. So, yun yung leader ng ano namin sa mga volunteers. Ng eto yung sinusuportahan namin. Miyaktihan ko, bumikita din dahil sa mga kaibigan ko sa ibang bansa. Nagsusuport din sila sa akin pagdating sa mga sponsors. Ganito, ganyan. Eh ako, kumikilos ako. Siyempre, ang gusto ko kumita din eh. Kasi, nandyan yung mga kaibigan ko. Tumutulong din sa negosyo ko. Eh, ang gusto ko kumita ako, kumita. Kumikita yung milk tea. So, ayun. Pinagliligpit ko na yung mga iba kong gamit, pinaglalagay sa mga luggage ko, luggage, pero hindi pa rin sapat yung mga luggage kasi sobrang dami ko ng gamit. Kaya ngayon, ang next ko tinawagan si Ate Clau na ganyan, Ate Clau. Iyak ako ng iyak kasi sobrang sakit nung pagkatadyak niya sa akin. Ganito, humingi, kinausap niya ako na ganyan. Alam mo yung pagkasabi, punta ka ng barangay, sabihin sa barangay na ganyan, sinakman. Pero hindi ko ginawa yun kasi ayoko. May issue kami doon sa barangay na ganun yung nangyari. Di, tahimik ako. Nakiusap ako kay Ate Cloud tsaka kay Nico, Kuya Nico. Kasamahan na rin namin mga volunteers. Tulungan nyo naman ako, sabi ko. Pinalayas ako dito sa bahay, sabi ko ganun sa kanila. Baka meron kayong karton dyan, hingin ko na lang para mailigpit ko na yung mga karton. Kaya ayun, binilhan niya ako ng mga karton. Ang dami-daming dinadala nila mga karton, pero yung time na yun, sobrang nasaktan ako. Iyak ako ng iyak doon sa bahay habang nagliligpit ng mga gamit ko. Hindi ko natapos yun. Yung isang maleta lang tsaka isang bag yung nadala ko. Ang ginawa. Ate Clau, baka pwede ako dito muna ako magstay sa inyo. Oh, welcome. Welcome ako sa bahay ni Ate Clau. Doon ako nagstay sa kanila. Doon ako pinatulog, pinakain ako ng maayos. Kaya nagpapasalamat din ako na meron akong mapuntahang kaibigan na ang malapit doon sa area ko. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Kaya ang nangyari nun, kinabukasan, bumalik ako para mag-impake lahat. Mag-impake. Nabasa ko rin doon sa text ng ya, doon siya, tulog pa, nagising lang daw siya. May pumasok, akala, sabi niya, may pumasok, akala ko ikaw, nang bukas ng pintuan. Alam ko ba daw yung pintuan, sabi niya doon sa magulang niya. Alam niya pala yung password ng lock. Eh, syempre, ang tagal ko na doon. Alam nga naman, hindi ko alam yung password ng lock. ¶¶